Yo, good morning mga bro. Punta kami ngayon ng Guanzon. Pukunin na namin yung RCR ni ADV. Ano na yun eh, ang original na dumating na daw. Sinatawa kayo ni Boss Herbert. So, usapang change oil. Nag-change oil na tayo last time kay ADV. First change oil niya. So, ang tinakbo nito noon ay 700 plus kilometers. So, ngayon nakakaano na tayo. 1,523. Halos doble na. So, itinakbo natin. So, siguro, bili na rin ako ng ano, no? Ng langis ulit. Kasi, i-change oil ko na to ng 2,000 eh. Para yung succeeding na change oil ko, every 2,000 kilometers. So, sa una lang yon after 500 kilometers kasi yung break-in period. So, sa manual, nakalagay 1,000 kilometers ang first change oil. Pero ako, change oil ko na after 500 kilometers. Medyo sumobra lang ako ng konti. So, okay na yun sa akin. Kasi gano'n naman ang ginawa ko kay Beat tsaka kay Click. So, pakita ko muna sa inyo yung process ng pag-change oil. Both gear oil tsaka engine oil. Mag-change oil na tayo kay ADV. Ito yung gagamitin natin. Honda fully synthetic na scooter engine oil, tapos Honda na scooter gear oil din. Para silang pang scooter. Kapag scooter, MB yung code niya. MA is pang manual or wet clutch. Dry clutch kasi tayo. So ito makikita nyo sa manual kung ano yung mga standards na pwede nyo gamitin na engine oil. So yan, Jaso T903 standard is MB. Yan, Jaso MB. Tapos SAE standard is 10W30. So yung viscosity nya, yan, 10W30. 10 yung cold start, so mas malapot sya. Para mas mabilis umikot yung langis habang malamig pa. 30 naman yung lapot ng langis kapag normal operating temperature or mainit na yung makina. So lumalapot sya habang umiinit yung makina. API classification, SJ or higher. So ito SL. So pasok yan sa standard kasi SJ, SL, SM, SN. Alam ko yun eh, yung order niya na pataas. Katro yun yung langis na ginagamit ko kay Honda Beat at kay Honda Click. Kay Honda Beat medyo paibaiba ko dati ng engine oil. So nung kay Honda Click, nag-stick na ako dito sa scooter oil na fully synthetic. Dati kasi wala pa nito. Wala pang fully synthetic na Honda na scooter oil. So, mineral based lang yung dati. Yung mineral based, yung molecular structure niya, medyo may mga imperfections. So, meron mga konting halong mga dumi, mga impurities, ganun. Itong fully synthetic naman, puro. Yan, purong-puro siya. Tapos, meron din na semi-synthetic. Yun naman yung mixture ng mineral oil tsaka fully synthetic. So ito yung pinaka okay kasi siya yung pinaka puro, fully synthetic. Nabili ko to sa Honda lang, sa Honda daw Guanzon. So ito nasa 300, ito nasa 60 pesos. Pero maglagay ako ng link sa description kung sakaling wala kayong mabibilhan na mga kasa na legit na mga Honda oils. So ang i-drain natin is yung strainer tsaka yung mismong drain bolt. So ito siya, after draining and cleaning strainer screen. So ang ilalagay natin kapag binuksan natin yung dalawa, yung strainer, ayan yung strainer, yun. Tapos yung drain bolt sa ilalim, 850 ml. Ito meron naman yung marker para hindi kayo malito. Ayan, so isang litro to, 850 is 150. Ayan dito, gitna nitong 200 at 100. Yan ay titira natin. Ngayon kapag na-exchange oil, pwede nyo namang hindi nalinisan yung strainer, hindi nyo nabuksan yung strainer na yon. Pag gano'n naman, i-drain nyo lang. 750 ml lang ilalagay nyo. And kapag naman nalimbawa, nag-overhaul kayo ng makina, biniyak yung makina, ilalagay nyo 900 ml. Yan. Sa gear oil naman, yan, transmission oil capacity. Kapag din-drain lang natin siya, ang ilalagay natin is 110 ml. 110 ml. Kapag naman, diba, binuksan nyo, naiinis nyo yung buong gearbox, binaklas nyo talaga lahat. Ang ilalagay nyo naman after nun, 130 ml. So, kulang to. Kasi ano to, 120 ml.
So ngayon, i-drain lang natin siya. Babawasan natin ito ng 10 ml. Ngayon, yung break-in period naman ito. Sabi dito, during the first 500 kilometers or 300 miles of running, follow these guidelines to ensure your vehicle's future reliability and performance. Avoid full throttle starts and rapid acceleration. Avoid hard braking, ride conservatively. So, ibig sabihin nito, 500 kilometers lang talaga yung break-in period niyan. So, after ng 500 kilometers, nasa sayo na kung gusto mo siyang i-change oil na. So, ako, i-change oil ko na kasi ganun din naman ginawa kay Honda Beat at kay Honda Click. First 500 kilometers, change oil ko na. So, actually ito, si ADV, naka 700 kilometers na yan. Plus, kasi nag-long ride na kami ni OBR. So, ngayon, i-change oil na natin siya. Based sa maintenance schedule, ayan, ayan siya. Engine oil, tsaka engine oil strainer screen. Ayan. So, first 1,000 kilometers. Ito kayo titingin sa taas. Kasi ito, miles itong baba. Itong 0.6. Ayan. First 1,000 kilometers, replace engine oil. Ayan, tapos yung succeeding niya, si every 6,000. Pero hindi natin susundin yun. Siguro yun lang yung maximum na allowable na interval. Ako kasi every 2,000 kilometers ako nag-change oil. Yung engine oil strainer naman, eto siya. Every 12,000 ang interval niya. Bago niya linisan. 12,000 kilometers. Yung gear oil naman, every other change oil ako nagpapalit ng gear oil. Eto, yung final drive oil. Ang pagpapalit niya na every 2 years. Pero ako nga, every other change oil kasi wala naman mawawala. Kung papalitan mo. Mura lang naman, 65 pesos. Yan, nanayin natin buksan itong drain bolt sa ilalim. 12 mm sa akin ang size niya. Siyempre, kailangan may panahod tayo. Yan, yan. Pero open ko muna ng konti. Nabot naman pala kahit wala na extension. Mas madali ito kung wala kayong nakalagay na skid plate. Ako may skid plate eh. Pero yung skid plate natin yan, meron siyang butas. Para ma-access mo itong drain plug. So open natin counterclockwise. Yan, pag na-open na, kamayin na lang natin. Tapos check nyo kung sasama yung washer nya. May washer kasi yan. Kasi baka malaglag yung washer, mapasama sa langis. Kukunin nyo pa yan, medyo mahirap, no? Yan. Ito yung drain bolt tsaka washer. Habang dinedrain, punasan lang natin ito ng tissue, linisin natin. Ito lang ang problema natin dito sa skid plate. Pumupunta siya dun sa mismo skid plate, hindi siya dumidirekta ng tulo. So, pwede natin gawin dyan, imbis na tabo ang gamitin natin. Ganito ang gamitin natin, yan. Kasi center stand natin dito mismo. Yung isang paa lang naman ang center stand. Para kahit dyan ang tulo niya, dito pupunta. Hindi kakalat sa lupa. Lesson learned. First change oil pa lang naman natin kay ADV ito. So alam ko na next time. So malamang tutulo din yan dito kasi pag binuksan natin yung strainer. Linisin ko na lang to, tapos hintay ko madrain bago natin buksan yung strainer. Ang ganyan dapat setup. Nakabili na ng maliit na ganito. Yung maliit lang. Pagka lang ito may skid plate kayo. Kasi pag wala naman skid plate, di naman yan tutulo dyan eh. Dire-diretso lang yan. Buksan naman natin itong strainer. 17mm na socket. Counterclockwise din. Maigpit. Gamitan natin na yung pa-crunch. Isang pitik lang. Oop. Ito, huwag nyo basta-basta bibitawan kasi may spring yan sa loob. Spring loaded yan. Yan. May tutulo pang langis dyan. Yan. Yan. Ito yung cup. Yan, ito yung cup. Meron yung o-ring dito. Tapos yung spring. Meron yung spring. Tapos ito yung oil strainer. Ayan, tumutulo na. Ayan, may mga dumi yung oil strainer natin. Ayan na. So, linisin lang natin to ng degreaser. Itong dalawa, kahit huwag nang i-degreaser to.
madumi eh, no? Actually ito, kahit wag nang degreaser eh, kahit punasan nyo na ng tissue eh. Make sure nyo lang na malinis, maigi. Pero ako, isprayan ko ng konting degreaser. Ito gamit ko, Kobe. CBT FI Throttle Body Cleaner. Degreaser. Ito lang, konti lang naman. Para lang siguradong wala nang dumi. Okay na yan. Ganito yung position nya. Ito muna. Tapos itong spring. Tapos itong cup. Ayan. Ito wala naman dumi. May mga langis langis lang. Okay na to. Punasan ko na lang ng tissue. Tapos para ma-drain sya ng mabuti, tagalid natin yung motor. Ayan, tagalid lang natin. Actually, pwede natin ikaw lang yan to, dito. So, parang baka masira itong ano ko eh. Itong panahod ko. Parang naibibend eh. Ano, okay na. Baka ko na lang. Para lang mas madrain palalo. May nabas pang konti, no? Ito pala, nakalimutan kong banggitin. Habang nag-drain kayo ng engine oil, buksan nyo itong dipstick. Para mas mabilis siya mag-drain. Ito. Mahirap siyang buksan pag kamay lang. So, gamitan natin ng clockwise. Counterclockwise din. Yun. Wag na. Natanggalin nyo lang. Tapos, yung rupatong nyo lang ulit dyan. Nakalagay din pala dito. 0.75 liters or 750 ml after nyo i-drain yung drain plug lang sa ilalim. So, dahil binuksan natin yung strainer, 850 ml lang ilalagay natin. Based sa manual yun ah. Yan ang nakasulat mismo sa manual. Balik lang natin yan dyan. Tinan nyo, nung binuksan natin yung dipstick, may tumulo pa ulit. Lalo pag tinatagilid. Yan ah. So, importante na bubuksan yan. Para makatlabas talaga lahat ng langis. Para ma-drain talaga mabuti. Bago natin salinan ng bago. Ah, pag okay na, pag wala na tulo, punas-punasan nyo lang ng konti. Ito yung labi. Yung konting punas. Tapos pwede natin balik yung drain bolt tsaka washer sa ilalim. Yeah, kung ano yung pagkakatanggal nyo, ganun din eh, may marka naman yan. Yung iba kada change oil, nagpapalit sila ng washer. Kasi nung nagtanong kayo na, walang stock eh. Tsaka, actually yung kay Beat tsaka kay Click. Never ko pa pinalitan ng mga washer, yung mga drain bolts nun. Engine, tsaka yung sa transmission. Okay naman, hindi magli-leak. Yan, hand tight lang muna. Balik na rin natin tong strainer. Ayan, ito. Strainer, spring, tapos cup. Diyan lang natin. Tapos, hand tight. Torque values naman. Ayan, lubrication system, engine oil drain bolt, 24 newton meters yung ilalim, engine oil strainer screen cap, 20 newton meters, so 24-20 ang torque value nila. So ito gagamitin ko, Flytech na torque wrench. Dito muna tayo sa 21 newton meters, 21, 23, tapos 24. Click na. Dito naman tayo sa 23 or 24 na natin, no? Ganun din naman yun eh. Yan, 24 newton meters. Ipitan ko to, tapos ikita na natin.
Yan. Strainer bolt naman 20 Newton meters. 20. Oh, reklaman natin, no? 20 na agad. Paramdaman lang natin. Oh, yun, okay na, 20 na. Sali na tayo ng ano na, ng engine oil. So 850 ml. Sige, binuksan natin yung strainer. Tabi lang natin to. Tapos gamit ko ng kahit ano, imbudo. Okay, ito. Sakto naman, shoot naman. Tapos open natin to. Ito pwede pang open tong dipstick. O, check nyo lang from time to time kung sakto na yung lagay nyo. Nga, meron naman siyang marker dito para makita nyo kung tama na. Yan, parang nasa 200 na lang, so 50 na lang. Kasi nga 850. Na chine-check ko lang dun sa pantay na surface. Nasakto na siguro yan. Nasakto na siya. 150 na lang yung tira. So, 1 liter minus 150 ml is 850 ml. Okay na tayo dyan. Balik na natin tong dipstick. Sa dipstick, linisan nyo lang tapos sakto na ipit lang. Wala namang yatang nakalagay na torque value to. Hindi naman natin may to torque threat. Wala namang pagkakapitan ng torque wrench. Saktong higpitan lang natin. Gamit lang tayo ng basahan para hindi ma-damage. No. Yan, okay na. And drain naman natin yung gearbox. Ito yung drain bolt ng gearbox, ito. Size niyan is 12 mm. Ito gagamitin natin. Box wrench. Huwag yung gagamitin to, ah. Kasi baka ma-damage yung mga kanto. Ito gagamitin natin. So ito naman yung salinan, ang taas. Hindi kasi ubra tong ano ko, flyman ko na socket wrench kasi hindi kakasya, oh. Yan, naharangan siya ng CVT cover kaya hindi ubra. Pero kung meron kayong maliit, pwede. Pero may higpitan natin siya kasi ito, maliit lang yung ano ko, torque wrench ko. Kasi siya, medyo sikip ng konti pero yan, pumapasok. So may higpitan natin siya. May to-torque natin siya ng tama. Tanggalin muna natin. Nakalimutan yung panahod. Yan. 12 mm. Counterclockwise din. Naluwagan ko na, ilahin na lang natin. Parang kagaya din siya ng kay Honda Click, mahaba yung drain bolt. At tapos copper washer. Punasan ko lang to ng tissue. Tapos luwagan natin tong salinan para mas lumabas yung gear oil. Igas, oh. Natin. Itong sa salinan niya, mas maiksi lang. Ano, maiksi lang ito sa salinan. Pwede rin natin itagilid yung motor para mas tumulo pa siya. Lalo. Yan, tagilid niya lang. Hanggang sa ma-drain na mabuti. Ah, pag wala nang tumutulo, na-drain na mabuti, punasan lang natin ng konti. Wala naman na. Okay na yan. Balik na natin tong drain bolt. Untight lang muna. Untight. Saan natin siya higpitan ng 23 Newton meters. So
So 21 muna tayo. 12mm na socket. 382 eh. Kaya maliit, saktong-sakto lang. Parang ang higpit ah. Mahigpit na agad ah. May okay na yan. Huwag na. Masyado mapipisa yung washer natin. Okay na siguro yan. Pero try ko. Nakatakot kasi higpitan to ng sobra eh. Patsakto lang talaga. Yun. Nag-click na. Okay na siguro tayo dan. 21 lang. 21. Mahirap na no. Pamala lost thread eh. Pitin natin yung motor tapos salinan natin ng gear oil. Taglid kasi itong ano namin, garahe namin. So 110 ml ang ilalagay natin. Bawasan natin ito ng 10 ml. Ayan, buksan natin ito. Tapos bawas tayo ng 10 ml. Bawas ako. Ayan, 10 ml. Minus 10 ml. So yun nandito sa pinag-drain na natin. Tapos natin ito ang takip. Yan. Ito naka ano to? Sarado. Kailan natin gupitin. Yan, ginipit ko na. Pwede natin i-rectang salin or pwede tayong gamamit ito. Pwede. Yan, gamit siguro tayo nito. Para mas madali. Suot lang natin yan. Yan. Tapos, salin na natin. Ang dahan-dahan na salin kasi lumalabas eh. Kailangan nakadiin. Hindi bumalik. Alas ubos na. Sige nyo lang mabuti para sakto yung laman. Nasara na natin. Balik natin tong bolt. Untight. Tapos torque wrench ulit na 21 lang na. At sigurado. Nakatakot mga lost thread dan. Ito medyo mahirap yung hindi masyadong pasok. Ayan, okay na. Ayan, okay na yung gear oil natin tsaka engine oil. Start naman natin yung engine ng 3 to 5 minutes. Para lang mag-circulate yung mga langis na nilagay natin. Na pati sa gearbox. So, para mag-circulate. Para umikot. Tapos syempre, habang nagpapainit tayo ng motor, salin natin itong mga used oil dito. Yan, tapos, nadali natin yan sa kasa o sa gas station. Sira sila mag-dispose nun. Hindi nyo pwedeng basta-basta itapon ito sa basurahan. Yan. Pag naka 3 to 5 minutes na okay na yan. Patayin natin yung makina tapos check natin kung may leak. Ano, okay naman, wala naman leak dito sa gear oil. Wala naman leak. So yun, after 1,525 kilometers. So 700 plus din yun. Okay naman yung performance nung Honda fully synthetic na langis. Wala akong naramdaman na kakaiba. Ganun pa rin. Sa vibration, same pa rin sa ano, idle. Pero yung pino ng makina, parang mas pumipino siya pag umiinit. Pag mainit na yung makina. Yan, napansin ko ah. Tsaka tested ko naman na yung Honda fully synthetic na langis. Yun nga, gamit ko kay Click tsaka kay Beat ngayon. So, okay na okay siya para sa akin. Ah. Kasi nagagamit namin sa long ride, hindi naman ang lalata. So ito rin sa ADV.
medyo lagi kami nauwi ng Bulacan noong nakaraan eh. Okay naman siya, balikan lang. So hindi siya nanlalatayang takbo kapag pauwi na. Meron mga ganun langis eh, na ano ko, yung Honda din na langis pero yung mineral oil. Parang dati nung ginagamit namin kay Beat. Kapag pauwi na kami galing long ride, parang humihina yung takbo, parang nanlalata. Sa fully synthetic, walang ganun. So yung langis pala na pinag-change oil natin, binigay ko sa gas station, sa pinagpapagasan ko doon sa may... Ito sa may Clark din dito, sa may Shell. Doon ko binibigay yung mga used oil ko para sila yung magde-dispose nun. Alam nila yung paano i-dispose. Pwede rin sa mga kasa. Sa kasa, pwede rin nyo rin dalahin yun. Meron din silang proper disposal nun. Meron kumukuha sa kanila ng mga langis kapag kaya mga used oil. So pwede rin naman kayong gumamit ng ibang engine oil, gear oil. Nasa sa inyo na yan. Pero syempre, pipiliin nyo yung pasok sa standard ng motor nyo. So, makikita nyo naman yan sa manual kung ano yung specified na standard. Parang baseline ba. So yun doon kayo magbabase. Ayun nga, hindi pwede yung MA. Yung MA kasi pang ano yan eh, pang wet clutch. So dry clutch tayo. So MB dapat yun sa atin. So hindi yung mga standard. Doon na lang kayo magbabase sa pagpili ng langis. Maraming magandang langis. Pero ito na yung napili ko kasi ito talaga yung ginagamit ko na ngayon na okay naman ang performance para sa akin. So pwede nyo naman subukan kung ano, hindi nyo magustuhan, pwede naman kayo magpalit ng langis. Wala naman problema yan. Exit na kami ng Balakat. Balakat gate. Ikot lang kami dito. Kanan ulit kami dadaan. Para malayo-layo yung biyahe. Pag-ala si OBR. Hindi na rin nag si OBR ngayon. Wala siyang ano, single mic lang ako eh. Iba yung gamit natin camera. So, yun yung palang change oil interval. Nakalagay sa manual 6,000. Pero ako hindi nga sinusunod yun kasi every 2,000 kilometers ako nag-change oil. Yan, kay Beat, kay Click, 2,000. So yung sa akin, hindi siya daily use. So minsan na twice, thrice a week, ganun, depende. As long ride. So okay naman yung every 2,000 na change oil interval ko. Hindi pa naman pumapangat yung takbo. Sa gamit ko na ano, yung Honda Fully Synthetic. So siguro kung halimbawa mas gamit na gamit yung motor nyo, halimbawa daily use, halimbawa ano kayo, ginagamit sa trabaho or sa delivery yan, yung mga delivery riders. O yung iba, nakikita ko 1,000 kilometers ang interval nila. Kaya magdidepende talaga sa paggamit. So okay naman yun, 1,000 kilometers. Kasi yung langis talaga, yun yung parang dugo ng motor natin eh. So pagka sobrang dumi, syempre papangit ang performance. Sa de-degrade kasi yan katagalan, kaya pinapalitan. Kaya magdidepende sa use case scenario kung gaano katagal yung change oil interval nyo. So sa case ko nga, case namin ni OBR, hindi naman daily use. So 2,000 kilometers, okay na. So tayo sa Honda Dog Wanson. Yan, okay na sila. So bibili ako ng langis, tapos kunin natin yung original natin na RCR. Yan, si Mark. Ito na yung RCR natin na original. Hindi ko pakita, makita nyo yung details ko eh. Bibili ako ng langis. Change oil na ulit natin ng 2,000. Ganun pa rin, fully synthetic. Napakita ko sa inyo yung pagre-reset nung... Napakita ko muna, mayroon nakalagay na oil change dito. Parang 1,000 to eh, na nakaset. Ito. Yan, oil change. O, tanggalin natin yan. Off muna natin, tapos press natin to. Sabay, ito ang dalawa. Tapos on natin, ignition. Yan, nagbiblink na. Pag nagbiblink na, bitawan nyo na. Tapos pindutin nyo lang na isa. Pindutin nyo lang. Mawala na yan. Ay, mawala. Ba't ayaw mawala? Ha? Ah, long press. So, yan, pag nagbiblink na ganyan, long press nyo. Ah, long press. Yun, wala na. Akala ko siyang pindot lang, long press pala eh. Inuruan pa ako ni Christian. Sabi ko, bakit ayaw mawala? Yan, okay na, wala na yung change oil. Yan, on ulit natin. Yan, wala na yung oil change na nakalagay. Tapos, parang 6,000 na yung next. Lalabas ulit yun.
Okay na. Welcome to Barangay Margot. Ngayon pa lang kami uwi ni Obia. Take out kami ng ano, sisig sa mga inasal doon sa mga Angeles. Favorite namin yun eh. O yung mga link ng mga pinag-change oil natin, lagay ko sa description. No? Saka yung mga tools para kung gusto nyo kaya lang mag-change oil sa mga motor nyo. Yan, pwede nyo orderin yan sa Shopee. Dito kami sa aming home. Deka home. Deka homes. Ayun, natapusin yung vlog. Alright mga bro, ride safe. Happy New Year.